don't know what I'm meant to feel anymore. Hello guys, today ay imi-meet po namin ang aming agent at magkakaroon ng walkthrough. So ayan, hinihintay lang namin siya. How are you? Yeah, good. Now and they're so happy to be home. So ayun guys, ito na ang aming sala and kasama dito yung kitchen and dining area. Itong nasa kinakatayuan ko yung dining area malapit sa sliding doors. So ayan, open to below yung concept. Yan, ito yung kitchen and nasa gitna na wood para sa island. And ito, upgrade tong windows. Dalawa lang kasi talaga yung sa basic. So since gusto namin talaga yung katulad sa show homes na nakita namin, yan, in-upgrade namin yung sa window para talagang more light. So nasa taas tayo and ito, great room or sala, ganun. Yan, si Kuya Pinoy yan. Yung project nila yung parang sa border ng window. Ayan, so nasa taas tayo. And ito, laundry area. May window, tsaka may sink. Door. Tapos yung mga kwarto doon. Ito, master's bedroom. And ito yung magiging aming washroom, walk-in closet. Ito, toilet area. And walk-in closet. May iba ginagawang office katulad ng kakilala namin dito sa kaline namin. Stand-up shower and bathtub and sink sa kaliwa. Ayan. So again, sala. And ito yung pinisita namin siya 2 weeks before. Siguro 2 weeks before. Ayan. Hindi pa siya na-paint ng parang base layer. Ayan. So wala pang mga parang sa outlet. At ngayon, na-paint na siya, napinturahan na. Ito na yung kinalabasan niya. Pero hindi pa ito yung final paint. And then, baba tayo sa basement. So, it's our first time din na makikita yung basement. This is your future kitchen if you want to do a suite, right? There's a rocking for the sink, the drainage, and then bathroom. And ito naman yung small kitchen. So bali, parang nakatago siya, hindi siya yung nasa main area. So ayan, ito yung main area, yung island. So ayun po, open concept yan, yung aming style ng bahay. Tapos lots of windows, more natural light. And since work from home ni husband, gusto namin na yung working place slash bahay
ayun po, merong ample space para sa working area. So ayan, first time din na makapunta at makita ng aming agent yung kinalabasan ng layout ng floor plan. So first time niyang bumisita ever dito. And actually may kulang pa dito sa labas. Ayan, lalagyan pa ng stones. So pinag-uusapan nila something about dun sa stone. Ayan, and itong front door medyo hindi pa din tapos. May stone din siya. So partner sila ng design. And ang garage, 2-car garage po ito. Ayan. Tapos nagpalagay din kami ng drainage kasi kung balak nga daw mag-car wash, ayun, advisable siya. So gusto namin na makakapag-car wash. May iba kasi yung kapitbahay namin, wala silang drainage, yung Canadians. So ayun guys, malapit na kaming lumipat, pero marami pa rin gagawin sa bahay, pero mabilis lang nilang gagawin din yun dahil sa parang per project kasi yung gumagawa, hindi katulad sa Philippines na parang kontrata na lahat-lahat, all in na lahat ng gagawin sa bahay. Dito iba-iba siya, pero bahala na yung builder na mag-manage. So yun lang yung pagkakaintindi ko. And ngayon naman guys, ayan, bibisita lang kami sa IKEA. Yun, Swedish restaurant kasi siya. Yun, alam ng mga taga Edmonton or Canada actually. Ayan, nandito na po tayo sa South Common dito sa Edmonton City. And natuwa lang din talaga ako dito sa Edmonton City dahil it feels like homey para sa akin. Generally, madaling puntahan yung mga kailangan mo. Kung kailangan mo ng Pinoy karinderya, may malapit. Pero depende pa rin sa bahay mo, siguro sa amin lang, sa aming location. And ayan, may mga outlet. Outlet yung mismong store na pupuntahan mo, hindi ka na dadaan ng mall. Although may mga mall pa rin, pero may option ka kung gusto mong parang direkta. Kung ano lang na store yung gusto mong puntahan, available po. And siguro natutuwa lang din ako isa rin sa hindi siya ganun ka-crowded. Parang naka-spread out kasi yung mga malls, mga outlet. And actually sa iba't ibang city din naman. And ganun din sa Calgary na pinuntahan namin or natirhan. Sa mga bagong viewers po, ayun, galing din kami ng Calgary. Yun talaga yung first city destination namin. And napaka-fruitful din ng experience. And nakakatuwa ang mga Pinoy po doon na mapagmahal sa mga newcomers. At nakita ko din yung pagkabayanihan ng mga Pinoy doon sa Calgary. Yun din talaga yung isa sa pinagmamalaki ko sa city na yan. Yung bayanihan, pagtutulungan ng mga Pinoy. So ayun guys, actually nakaikot kami ng konti sa loob, pero sabi namin kakain na muna kami at ayun, nagugutom na rin yung mga kids. Tapos ayan, kuha lang tayo ng drinks. So apple, juice, orange, water. And ako naman, ito naman yung nilook forward ko dito. Yung mga cake, cheesecake. Ito pa lang, may bilog din. Yan, syempre, kukuha tayo ng isang cheesecake. Yan. And then si Jassy, mahilig naman siya sa chocolate cake. So, kumuha na din siya. Inaamoy pa niya. So, the usual lang din naman yung bibili namin, yung kung ano yung kinakain namin madalas.
magkukuha lang tayo ng soup tsaka garlic bread. Yan. So, si Jaden tsaka yung isang eldest ko, ang request naman nila, garlic bread. Yan. Actually, talaga nakakabusog na ito. Hindi naman nila masyadong mauubos din yung nasa plates nila. So, ayan. Tapos, pipila na ako para magbayad. So, ayun. Tapos na tayong magbayad. So, kuha lang tayo ng utensils. Pero meron na daw. So, let's go to our table. Nasa alapaap na tayo. Ayan, so halos lahat meatballs ang order. Pero si Jazzy, makikitikim lang siya. Putin talaga yung sa kanya na solo and cake. So ito naman yung sa akin. And sa mga kids, sa mga big ates. And kay husband, ayan. Buti pa siya may flag. Kami wala kami mga flag. Narattle na ata kasi yung nagbigay sa amin dahil ang dami kong order. Ako yung para sa mga big ate. And ayan guys, pumasok na kami sa loob. Magtitingin-tingin lang kami kung ano yung makikita. Magtitingin na makikita. Para sa bahay. Pero hindi pa naman kami bibili. Nag-check lang kung ano yung meron dito. Doon nakapunta na kami. Pero minsan kasi parang nare-refresh sayo kung ano yung meron dyan. Ganon. Kung nakasubaybay nga po kayo sa aming mga vlogs, ayun, nung newcomer din kami, hindi rin kami bumili ng mga bagong gamit talaga. Either free or minimal pay lang na furniture yung mga kinuha namin. So since hindi naman kami din sobra-sobra yung budget pagdating dito sa Canada, and COVID season noon talagang napakaraming gastos, and prefer lang din talaga namin yung mga used na gamit sa bahay noon. Though hindi pa namin din nalalaman yung magiging scenario noon, nag-decide kami na mga used talaga palang muna yung maging gamit namin sa bahay as newcomer. Ang importante noon, hindi sa sobra sa expenses ang budget, ganun. And mag-spend lang kung ano lang yung meron. Kaya very grateful po kami talaga sa mga nagiging milestone namin dito sa Canada na we did not expect na ayun, makaka-settle din kami, makakuha na ng sariling bahay para hindi na magrerenta, hindi na ma-expired ang contract kasi ayun, mahirap din po din yung nagrerenta, especially pagka marami kayong bata. Ayun, kailangan talaga na doble ingat sa mga gamit, sa mga pader. Kasi may possibility na ikaw ay ma-charge dahil doon. And i-share ko lang din, isa sa mga reasons bakit talaga gusto namin ng kumuha ng sarili naming bahay. Dahil sa tumataas din po yung renta namin, and as a family of 6, ayun, bigger house or bigger space yung kailangan namin. So, we thought na talagang mas advisable para sa aming situation na kumuha na lang ng sarili naming space or bahay dahil sa work from home kami, isa pa yan sa nakakadagdag ng kailangan namin na apartment ay mas malaki or mas may space para sa aming mga working area. So si husband po sa mga newcomers, siya po ay work from home ever since pagdating namin po dito sa Canada. So we are thankful for that kasi yan din talaga yung setup niya sa Pilipinas bago pa kami makapag-Canada. Work from home na siya. Nag-office siya before din nun pero alam niyo naman kung nakatira po kayo sa Metro Manila ay ayun, talagang lumalala ang traffic at lalo na kung nasa Ortigas, Makati ang iyong area or doon yung office mo ay ayun, talagang grabe ang traffic po ngayon. Uwian, papasok, talagang walang lusot sa traffic at talagang ilang oras ang gugugulin mo. Eh talagang ayun, nakakapagod and nakaka-drained ang nasa traffic bago pumasok at pag-uwi.
Kaya talagang minahal niya ang work from home setup. And dito naman din, gusto rin niya talaga ang work from home setup dahil sa ayun, para hindi na siya magbabiyahe pagka mga winter times. Tsaka siguro din para ma-assist din niya ako kahit papaano sa mga bagay-bagay sa mga bata sa bahay. And dahil din doon, nagkaroon kami ng options na pumili ng location na hindi kami nakatay sa isang location. So, yun lang din talaga yung good thing doon. Pero ang isang kinonsider din namin sa pagpili ng location ng community is yung distance din niya sa future college school ng mga bata. And isa rin sa big factor na kinonsider namin yung lot presentation. So, ayun, talagang malapit-lapit na rin siya na matapos. Let's see. So, ayun guys, ang update sa aming house construction ng aming future home dito po sa Edmonton, Alberta. If you have any questions, just feel free to comment and tingnan po natin kung masasagot ko po and makatulong po yung naging experience namin sa paghahalughog dito sa Edmonton City and even sa mga katabing city. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR, immigration topics, and life here in Canada. Maraming salamat po sa inyong panonood. Makibisita na lang din po ang aming mga playlist for more informative videos. At kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Thank you guys, and I hope for the best for all of you. Take care. I'll see you on my next video. Goodbye for now.